live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang 2 piloto ng Philippine Navy matapos bumagsak ang sinasakyan nilang helicopter sa likod ng isang palengke sa Cavite City. Nangyari yan habang nagsasagawa sila ng training flight. Ayon sa mga saksi, tila sira ang makina ng helicopter na nagpaggewang-gewang pa sa himpapawid. At nakatutok doon lahat si Chino Gaston. Chino? Mel, Emil, Pia, patay ang co-pilot at pilot ng isang trainer helicopter ng Philippine Navy matapos mauwi sa disgrasya ang kanilang training flight. Wasak na wasak ang Robinson R-22 trainer helicopter na ito ng Philippine Navy matapos bumagsak sa likuran ng palengke ng Cavite City pasado alas 6 kaninang umaga. Galing sa Sangley Point Naval Base ang helicopter at nagsasagawa ng training flight nang namataang paggewang-gewang sa ere. Ang tindi ng pinsala, kita rin sa mga litrato mula sa PNP Region 4A. UP-UP ang helicopter at naka-expose na ang makina nito. Naisugod pa sa ospital ng mga responding police at BFP personnel ang pilot at co-pilot ng helicopter na kinilalang sina Lieutenant John Kyle Bores at Ensign Iza Leona Takad ng Philippine Navy, pero nasawi pa rin ang mga ito. Kwento ng mga residente sa lugar, bukod sa nakita nilang paggewang-gewang ang helicopter sa himpapawid, may kakaibang tunog daw ang makina nito. Sumabit pa raw sa mga punong kahoy ang helicopter bago bumagsak. Palapit po siya ng palapit dito sa palengke, kasi umikot po siya dito sa talisay. Pag ikot po sa talisay, tumama po yung pinakaano niya po doon sa may puno ng talisay, kaya po tumagilid po sila. Pag tagilid po nila, rumash na po sila pababa, pababa na po ng pababa. Para po siyang palyadong sasakyan. Blok, 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 gumaganon. Bago bumagsak. Bago, dahil bali-bali ho yung mga ipil eh. Nasagi mo na yung ipil. Siguro yung pilot no, ninanap ng magandang landing. Puno ng pagdadalamhati ang mga kaanak ng 2 sundalo na ang mga labi ay nakaratay ngayon sa isang punerarya sa Kawit, Cavite. Ayon naman sa Philippine Navy, wala pang resulta ang isinasagawang aircraft accident investigation na maaring magturo sa sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Similar with all incidents na ganito katulad nito, we cannot ascertain at this particular point in time na kung pilot error ba siya o mechanical or material failure. Let us just wait for the comprehensive investigation, sir, because our goal is to determine the cause of the accident with the primary objective of preventing such accidents from happening in the future. Pia, malaking kawalan para sa Philippine Navy ang pagkamatay ng 2 piloto. Unang-una, si Lieutenant Bores ay ilang beses nang nagpalipad ng aircraft at nagsagawa ng misyon just sa may West Philippine Sea. Samantalang si Ensign Takad naman, dati nang nagpapalipad ng eroplano at kasulukuyang nagsasanay sana para magpalipad ng mga makabagong helicopter ng Philippine Navy. Pia. Maraming salamat, Chino Gaston. Magsasagawa ng 2 araw na tigil pasada, Lunes at Martes, ang 2 transport group. Kaugnay po yan ang nalalapit na deadline para sa consolidation ng PUV Modernization Program na wala na raw urungan ayon sa Pangulo. Nakatutok si Joseph Moro. Hanggang 25,000 miyembro ng grupong Piston at Manibela ang magtitigil pasada sa Lunes at Martes sa Metro Manila pa lamang. Sasabay yan sa pagpapaaga ng trabaho sa gobyerno sa Metro Manila sa alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, pati na ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga national roads. Sa taong bayan na nagko-commute ngayon pa lamang po, humihingi na po kami ng pangunawa. Ang two-day strike ay pagkontra sa wala ng urungang deadline para mag-consolidate ang mga lumang jeepney sa April 30. Wala na pong extension yung modernization. Kung bibilangin ang tigil pasada sa ibang lugar, posible umanong umabot sa halos 100,000 lalahok at hindi lamang mga jeepney ang hindi babiyahe. Majority ng traditional jeepneys, UB Express at iba pang mode of transport ang sasama po sa atin. Uulitin ko po, pati
yung mga nalugi na mga kooperatibang nakapag-modernize na. Sa May 1, ituturing na ng mga colorum, yung mga jeep na hindi nakapag-consolidate. Pero ayon sa grupong Piston at Manibela, mamamasada pa rin sila kahit hulihin sila ng LTO. Ayon sa Piston at Manibela, hindi na talaga sila sasali sa consolidation ng mga traditional na jeepney. Ang prangkisang hawak nila ang iharap nila na wala umunong pwedeng bumawi kundi kongreso lamang. Dapat yung aming mga prangkisa, kada mag-expand siya, dapat renewable po ito. Pero ayon sa LTFRB, may ibinigay din kapangyarihan sa kanila para i-regulate ang mga prangkisa. Pag nakita ho namin yung mga jeepney nila, pwede ho namin silang tuluyan hong tanggalan ng prangkisa. I-issuehan sila ng show cause order at bibigyan naman daw ng due process. Handa naman ang gobyerno na magbigay ng libreng sakay kung walang masakyan sa Lunes. Ayon sa LTFRB, halos 30% ng mga sasakyan ang mababawas dahil colorum na ang touring. Kung jeepney lamang, lumalabas sa 23% ng mga luma ang hindi pa consolidated nationwide. Kung sa Metro Manila naman, halos kalahati ng mga jeepney ang hindi consolidated. Pero kung mismong ruta ang pag-uusapan, lampas 80% ng mga ito ang may mga consolidated na ng mga units, kaya hindi na magkukulang ng sasakyan ayon sa LTFRB. Sa mga kulang naman, magpapabiyahe raw ng mga sasakyan mula sa mga pinakamalapit na kooperatibang consolidated. Very, very confident po kami na may masasakyan po ang mga pasahero by May 1. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Halos 6,000 face-to-face classes na ang sinuspindi dahil sa matinding init ng panahon. Base po yan sa pinakahuling datos ng DepEd. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Antayin yung mga sundo niyo. Kanya-kanyang pili ng maaaliwalas na susuotin at diskarte kontra init ang mga estudyante sa Legarda Elementary School sa Maynila at karamihan ng kanilang sundo nakapayong. Nilimita man kasi ang klase para iwas init sa hapon, susuong pa rin ang mga estudyante at sundo sa init ng uwian, alas 12 ng tanghali. More on, ano lang po sila, water, tapos yung likod po nila, lalagyan ko talaga ng sapin. Nagkaubo po yung tatlo ko. Sa tingin niyo dahil yun sa init? Feeling ko po. Mainit, minom ng tubig. Meron ka bang panyo, towel? Apo. Anong ginagawa mo sa panyo at towel? Pag pinupunas yung bawis. Hindi lang naman mga bata eh, kasi kahit mga teachers. We make sure na ang ating school clinic laging open yan. Tapos ang ating mga teachers naman ay well-trained when it comes to basic first aid. May libreng purified water sa paaralan. Malalaki ang bintana ng mga classroom at may mga electric fan kahit sa covered court. Pero sabi ni Mommy, kunti na lang po ang bintana sa loob ng classroom. Naiinitan po sila. Ibababa ng tuyon. Siguro baka lang nasira pero pinapagawa naman. Hindi rin gusto ng ilang magulang ang salitang schedule ng dating pang-umaga at pang-hapon dahil wala nang nagkaklase sa hapon. Ang nasa campus halimbawa ngayong araw, asynchronous muna ang klase kinabukasan. Sa tingin niyo po, nababawasan yung natututunan nila? O parang ganun po. Anong mas gusto niyo po sana kung kayo ang tatanungin? Mas gusto ko po yung araw-araw po. Pumapasok. Paano yung init po? Yun nga lang po, ang kalaban ngayon talaga. Pansamantala lang naman, ganito tayo. Sa Palanan Elementary School sa Makati, may blended learning din dahil pinaikli ang klase. 6 a.m. to 10 a.m. ang pang-umaga at 3:30 p.m. to 7:30 p.m. ang panghapon. Pero sa panghapon, may mga pumapasok na kahit wala pang alas 3, sabay sa kasagsagan ng init, na ayon sa PAGASA ay aabot ng hanggang alas 4 ng hapon. Sa air-conditioned namang classroom, pinaghihintay ang mga maaga. Ang mga classroom namang walang aircon? Kahit po sila walang aircon, well-ventilated naman po siya. So may mga electric fan po at ang mga classrooms po namin, may mga windows po kabilaan. Air-conditioned din ang nakahandang school clinic. May sariling water filtration system itong Palanan Elementary School at nakakabit dyan itong water fountain na ito. Dito pwedeng umigib o kumuha ng tubig yung mga estudyante at mga teacher pag naubos na yung baon nila. Check natin. Malamig, parang galing ref.
Pero ang reklamo ng nakausap kong magulang kahapon, masyado ng gabi ang uwian. We coordinated already with the barangay and the SPTA. So yung pag-uwi po nila, talaga po ma'am na naka-monitor po yan. At ang mga magulang po ay sinasabihin po namin sila na sunduin ang mga bata on time. Kung sila may minsang pasok pa sa campus, ang halos 6,000 ibang paaralan sa buong bansa, suspended ang face-to-face classes dahil sa matinding init. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Umabot sa 500 pamilya ang apektado ng nangyaring sunog sa barangay Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Kwento ng ilang nakaligtas. Napilitan silang tumalon sa dagat sa kasagsagan ng apoy. Tinutukan yan ni June Federacion. Sa laki ng apoy at kapal ng maitim na usok, naging pahirapan ang pag-apula sa sunog na tumupok sa nasa 300 bahay. Sa barangay Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Bukod sa mga binutas na pader ng bahay para maipasok ang hose ng tubig ng mga bombero, tumulong na rin ang mga residenteng nagsiakyat sa bubong para magsaboy ng timba ng tubig. Sa pagtaya ng BFP, nasa 500 pamilya ang naapektuhan ng sunog na naapula makaraan ng 9 oras. Ang tinitignan po namin na possible na pinagbulan po sa electrical po according to witnesses, pero under investigation pa rin po yung... Ganito na ang itsura ngayon ng Isla Puting Bato. Ang mga residente, kanya-kanyang salba kung ano pa ang pwedeng mapakinabangan. Bakas naman sa katawan ng ilang nakaligtas, ang hirap na pinagdaanan. Kwento ni Christian, nagkasugat-sugat sila nang tumalon sa dagat para hindi matrap sa sunog. Sobrang init, sir. Grabe, nakakaano. Kahit nasa dagat ka, init. Parang ano, parang malalapnos yung balat mo. Kaya yung balsang malapit, tinulak pa namin palayo ng lao para lang manood sa ano, init. Pagsisid din sa dagat ang ginagawa ngayon ng mga gaya ni B-Boy. Isa siya sa mga nangangalakal na walang katakot-takot na umilalim sa marumi at delikadong tubig para maghanap ng mabebenta. Walang laman na container ng tubig lang ang gamit niyang pampalutang. Para lang may maano kami, sir, pambilimbigas, tubig. Tiyaga na lang kami, sir, dahil sa gawa ng kahirapan, sir. Sobrang hirap. Ito lang. Karamihan sa mga nasunugan ay nasa evacuation center. Dito, init naman ang isa sa kanilang kalaban. Kagabi, wala po kami tulog. Nakapaypay kasi sobrang init po eh. Kasi? Hinihika po kasi siya pag ganyan eh. Pag hinihika siya, hindi ko alam saan ako magsasaksak ng nebulizer. Kompleto ang pamilya ni Arnold sa evacuation center. Pero hindi mapigilan ang kanyang mga anak na maluha. Ang tatlo kasi nilang alagang pusa ay nasunog sa loob ng kanilang tinitirhan. Ganun talaga mararamdaman mo pag mahal mo yung isang bagay. Tao, hayop man yan. Iba talaga, sir eh. Sa mga ganitong pagkakataon, ang iba, sa pananampalataya na lang umaasa na muli silang makakabangon. Talaga nagtitiwala na kahit anong sakit na naging sa buhay ng tao, hindi ganyan papabayaan magkakailan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Hindi dapat masamain ng China ang ginagawang joint patrol ng magkakaalyadong bansa sa South China Sea. Yan ang nilinaw ng Amerika bago ang Trilateral Leaders Summit kasama ang Pilipinas at Japan. Live pa rin mula sa Washington, D.C. Nakatutok si Maris Zumari. Maris? Mel, pasado alas 6:30 na ng umaga ngayon dito sa Washington, D.C. sa Amerika, at sa loob lamang ng ilang oras ay gaganapin na po ang makasaysayan at napakahalagang Trilateral Leaders Summit sa pagitan ng pinakamatataas na leader ng Pilipinas, Japan at Amerika, rito sa White House na nakikita niyo po sa aking likuran. Sa gitna po ito ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Mag-aalas 8 kagabi oras dito sa Washington, D.C. nang lumapag ang eroplanong lulan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Joint Base Andrews Airport sa Maryland. Sinalubong siya ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas at Amerika.
Ang pagdalo ng Pangulo sa makasaysayang trilateral meeting, bahagi raw ng mga paraan para masolusyunan ang problema sa West Philippine Sea sa gitna ng mga mas mapanghas na kilos ng China, bagay na ikinababahala rin daw ng Amerika. All of these things that we're doing is precisely in that direction. You know, for so many years, the Filipino patience has been stretched to the limit. We've been watching those tensions with great concern. And we again urge the PRC to abide by the 2016 ruling and to recognize, as we do, that the second Thomas Shoal falls within the Philippine economic exclusion area. And we will continue to make that point. When the President spoke to President Xi, he very clearly made our concerns known about Chinese activities in the South China Sea. Hindi raw layo ng mga hakbang na ito na may makaalitang anumang bansa ang Pilipinas, kundi makiusap lang na sumunod sa international rules-based order. Wala rin daw dapat masamain ang China sa pagsama-sama ng mga magkakaalyadong bansa para magsagawa ng mga joint patrol gaya ng ginawa ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia noong isang linggo. There's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea. Bukod sa issue ng West Philippine Sea, pagsusulong sa mas matatag na economic cooperation sa tatlong bansa, ang layo ng pulong. Ayon kay Romualdez, inaasahang makalilikom ng $100 billion na investment ang ating bansa sa trilateral summit na ito. Mel, bago ang trilateral summit ay magkakaroon pa ng bilateral meeting ang ating mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry sa kanilang mga counterpart kung saan inaasahang may mga kasunduan pang malalagdaan. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa White House, sa Washington DC sa Amerika para sa GMA Integrated News. Ako po si Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Kolorum na nga, peke pa umano ang lisensya ng driver ng naharang na MMDA van sa Quezon City. At ang may-ari niya nagpakilala pang kamag-anak ng Interior Secretary, pero walang lusot. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa anti-colorum operations na ito ng MMDA sa Cubao, Quezon City kaninang umaga, naharang ang van na ito na namamasada kahit walang kaukulang prangkisa. Saan po kayo papunta? Laguna po. Lahat po kayo, Laguna. Magkano po yung per rate nyo po? Per head? Ha? 200 po. Lahat po kayo, Laguna po ha? Wala pong ibang way. Sige po. Farmers Cubao to Laguna, 200 per head po. Kaya. Kahit bistado na ayon sa MMDA, ayaw magpatiket at ayaw magpa-impound ng sasakyan ang driver. Dagdag paglabag pa nang makitang peke ang lisensya niya dahil mali ang spelling ng pangalan ni LTO Chairman Vigor Mendoza. Upon further apprehension, ito po ay napara natin at nahuli po natin na talaga pong nagsasakay and confirm na meron pong mga pasahero na nagbabayad patungo Laguna. And furthermore, nalaman po natin na yung van po ay expired po ang registration na tumatakbo sa ating kalsada. At pangalawa, yung driver po nagpresenta ng lisensya. However, upon further confirmation, ang lisensya po ay peke. Sa gitna niyan, isang alias Jazz Abalos na may-ari raw ng nahuling van ang nagpakilalang kamag-anak daw ni DILG Secretary Benher Abalos. Pumunta siya dito sa ahensya upang makipag-usap. Noong una, ang sinasabi nga po ng kanyang driver ay tito po niya ang ating buting secretary. Then upon arrival dito po sa ating opisina, dahil ninanais nga po niyang makipag-ayos, yun po ang sinasabi niya, sinasabi naman po niya siya po ay pamangkin. Verify namin na itong taon na to, malayong kamag-anak o kamag-anak ng ating secretary. Pero narinig nyo naman sa town hall meeting ng ating Pangulo tungkol sa traffic na si mismong SILG ang nagsabi na hulihin lahat ng nagkokolorum, whether kamag-anak o kung sino pa man yan. Ayon pa kay DILG Secretary Abalos, siya mismo ang nag-atas na i-entrap ang gumagamit ng kanyang pangalan. Sinasabi ng aking na malayong pamangkin nga, no? Pero ako, wala akong pakialam. Wala akong pakialam maski
kamag-anak ko pang malayo o malapit o kaibigan ko pa o sino man. Kasi kung gagawin natin, walang mangyayari sa bansa natin kung puro ganun na lang. Pasensya na kung kamag-anak ko man siya, pero sana maunawaan niya ang batas ay ang batas at dapat sundin natin lahat. Based on reports po nung MMDA officer, name drop po kaagad siya na siya ay kamag-anak ng SLG, that name dropping alone is enough po na to threaten our ordinary officers. Kaya nga po nag-respond po kami kaagad kasi yung place of apprehension is very near sa Krame, sa office namin. Kaya pagdating sa tanggapan ng MMDA sa Pasig, kaya aming inaresto. May kinabatakang magsarili. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na kapwa sasampahan ng reklamong falsification of public documents with conspiracy, estafa, resistance and disobedience to persons in authority at light threat. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkunko, Nakatutok, 24 Horas. Sumalang na sa post-qualification activity ang kumpanyang mga ngasiwa ng online voting system para sa mga Pilipinong overseas voter. Gamit yan, makakaboto sila kahit hindi pumunta sa embahada o konsulado ng Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido. Day off Manila o hindi, o kahit nga nasa barko pa, sa 2025 elections, inaasahang makakaboto na mga kababayan nating OFW gamit ang kanilang telepono, tablet o personal computer. Sa post-qualification activity kanina, nagdemo ng SMS Global Technology at Sequent Tech Inc. ng kanilang online voting system. Simple at walang bago sa sistema, pero sabi ng COMELEC, mahigpit ang online security nito. It's a web page system. Pwede kang mag-enroll sa isang gadget at pwede kang bumoto at mag-validate dun sa ibang gadgets. Sa enrollment, maliban sa basic information at ID, may live selfie. Panabla raw yan sa artificial intelligence. The system now is matching his if he's alive and checking that his face and ID match his face. Pero paano naman matitiyak na registered overseas voter nga ang boboto online? Kahit accessible po sa web page yung ating pag-enroll, yung KYC dito, hindi naman po automatic na granted yon. Dahil ibabangga po namin yan sa existing database ng overseas voters. Identified na namin sila. Sa botohan, may imprenta ng botante ang kanyang balota at isa raw sa mahalaga, maaaring i-audit ang sistema anumang yugto ng eleksyon. The system can be verified end-to-end that each ballot was cast, recorded, and counted correctly and nobody tampered with it. Hindi tulad sa pinaplanong yan. Sa normal na eleksyon, hindi maaaring iuwi ang resibo ng pagboto o litratuhan nito o gawa ng carbon copy para hindi magamit sa booth selling. Kung hindi magkaaberya sa post-qualification activity, inaasahang nitong Disyembre, sisimula ng enrollment para sa online voting. Mula sa April 11 hanggang May 12 naman ang online voting mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Kung hirap sa online enrollment, may naka-standby sa mga embahada para tumulong. Kung wala namang sariling gadget, maaaring mag-online voting sa embahada. Noong 2022 elections, mahigit 30% lang ng 1.6 million registered overseas voters ang bumoto. Dahil sa online voting, umaasa ang COMELEC ng 80% voters turnout sa overseas voting. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Horas. Bawal wangwang at paalala sa paggamit ng mga espesyal na plaka para sa mga tauhan ng gobyerno. Ilan lang yan sa mga ibinabang kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos bago magtungo ng Amerika. Nakatutok si Ivan Mayrina. Plakang 7 ang isa sa mga nahuling SUV na dumaan sa EDSA busway sa operasyon ng mga otoridad kaninang umaga. Inabot naman ang driver lisensya pero hindi raw nagsalita. At habang tinitiketan, bigla itong kumaripas palayo. Saan pupunta? Ano ito, makas? Hawak ng DOTR ang lisensya ng driver. Kung lehitimo ang plakang 7 sa SUV, naka-issue ito sa isang senador na inaalam pa kung sino. Sa bahagi naman ng EDSA tramo sa Pasay, isang SUV na plakang 8 naman ang tinakbuhan din ng operasyon ng mga otoridad. Ang plakang 8 para naman sa mga congressman pero hindi na nahabol ang SUV at hindi rin nakuhanan ng numero sa conduction sticker. Meron tayong CCTV camera na makukonfirm natin yung plaka and also yung conduction sticker dahil kailangan natin alamin kung sino yung mga nagmamayari or yung driver noon para bigyan natin sila ng tamang sanksyon. Patuloy na nakikita mga ganitong pang-aabuso ng mga sasakyan ng gobyerno. Ito'y kahit pakakasabi lang ng Pangulo sa kanyang vlog nitong nakaraang weekend
na dapat manguna ang mga taga-gobyerno sa pagsunod sa batas trapiko. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribihiyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan, pangungunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito, ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan. Tumataas ulit ang apprehension natin sa busway, kaya regular ang nagiging operations natin. Bilang hakbang para sa watayin ang mga abusadong kawanin ng gobyerno sa kalsada, pinababawasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-i-issue ng mga protocol license plate sa mga opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng Executive Order No. 56 na pinirmahan itong March 25, mula sa dating 16, may gagawin na lamang itong 14. Bawal na bawal itong ilipat sa sasakyan ng mga hindi otorisadong tao at wala nang bisa oras na magtapos ang kanilang panunungkulan. Bawat otorisadong opisyal pwede bigyan ng hanggang 2 plaka maliban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice na maaaring bigyan ng hanggang 3. Bukod sa hindi otorisadong paggamit ng special protocol plates, madalas din gamitin ng mga pasaway sa kalsada para makapanlabang ang blinker at wangwang. 1973 pa ang batas na nagbabawal niyan at ilang pangulo na rin ang nag-utos na mahigpit na ipatupad yan. Si Pangulong Bongbong Marcos ang pinakahuling nag-utos ito sa bisa ng Administrative Order No. 18. Pero ang batas sa basihan niyan, ang PD-96, na isa batas noong panahon pa ng kanyang ama. Si Pangulong Noynoy Aquino, maaga pa lang sa kanyang termino, ay pinagbawal ng wangwang na simboloan niya ng pag-aabuso sa kapangyarihan. Bagay na sinuportahan ng sumunod sa kanyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kautosan ni Pangulong Marcos, pinupuna ang talamak na di otorisadong paggamit ng wangwang at blinker na nagdudulot ng traffic at naglalagay sa alanganin sa mga motorista. Ang mga sasakyan ng AFP, PNP, NBI, mga ambulansya at emergency vehicles lang ang otorisadong gumamit ng blinker at wangwang. Ang PNP na nga kung mas mahigpit ay patutupad ang batas at hindi raw magpapasinda. Wala po tayong sisinuhin sa pag-i-implement po at pag-i-enforce po ng PD 96, regardless kung ano po yung estado po nila sa buhay. This is to show seriousness. This is to show na ang gobyerno po ay susunod at tayo po ay dapat magandang model sa ating mga mamamayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang mainit na panahon sa halos buong bansa. At yung mararamdamang alinsangan, aabot naman sa magit 41 degrees Celsius o danger level. Base po sa 2-day heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo na naman sa 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Napakainit din sa ilang bahagi ng La Union, Cagayan, Zambales, Palawan, Northern Samar at Maguindanao, karamihan po nasa 42 at 43 degrees Celsius. Ramdam din ang alinsangan sa iba pang probinsya at rehiyon sa 40 hanggang 41 degrees Celsius na nasa extreme caution classification ng PAGASA. Ganyan din ang inaasahan sa Metro Manila gaya ng Pasay at Quezon City. Base sa datos ng MetroWeather, maaliwalas naman sa halos buong bansa maliban lang sa mga kalat-kalat at panandali ang ulan sa ilang lugar gaya sa mga probinsya ng Ilocos, Mindoro at Palawan sa hapon. May chance rin na ulan sa Aklan, Antique, Negros, pati sa ilang bahagi ng Eastern at Central Visayas. At sa Mindanao naman, posible rin ang ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soccsargent. Dito naman po sa Metro Manila, mananatiling mababa ang chance ng ulan pero magdala pa rin na payong panlaban naman sa matinding init ng araw. Easterlies ang patuloy na nagdadala ng mainit at maalinsang panahon sa halos buong bansa. Ang pag-amin ng may-ari ng takoyaki business na gimmick lang ang nag-viral na pagpapatato ng lalaki sa noo para daw yun sa April Fool's Day, ang sharing dahilan kung bakit pwede siyang panagutin ng Department of Trade and Industry dahil lumalabas sa promotion nito na walang kaukulang permiso. Tinutukan niya ni Ivan Mayrina. Usap-usapan pa rin ngayon ang April Fool's prank ng isang takoyaki business na nang hamon noong April 1 na ipatato ang kanilang logo sa noo para makatanggap daw ng 100,000 piso. Nang may kumasa, pinahihiyan ito nagpatato dahil naniwala raw sa prank. Pero kinalaunan ay nabistong kasabot din nila ang nagpatato. Sabi na may-ari, bahagi daw ito ng matagal ng planado at scripted na prank para i-promote ang kanilang negosyo. Sabi ng DTI,
kung inaamin niya na marketing gimmick yan, lumalabas na para siya talagang promotional in that sense. At kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without securing first a DTI sales promo permit. Paalala ng DTI, saklaw ng kanilang mandato magbigay ng permit sa mga negosyo para sa mga promo. May mga pamantayan kasi ito at kung sakaling nag-apply nga ng permit ng Taragis para magsagawa ng April Fool's prank bilang isang sales promo, maaring hindi rin ito pumasa. Tinitingnan natin yung mechanics, sino ang sakop, paano ba manalo dito sa sales promotion na to, at kung ano man yung pinapagawa nila para manalo, tama ba ito, wala bang illegal dito or immoral dito. Nilino naman ng DTI na wala sa kapangyarihan nila na bawiin ang business permit ng isang negosyo. Pero kung ireklamo sa kanila, maaari nila itong idunog sa lokal na pamahalaan na nagbibigay ng permit. Nakausap namin sa telepono may-ari ng Taragis sa si Carl Quion para hingan siya ng reaksyon sa mga pahayag ng DTI. No comment na lang daw muna siya sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, bukas na ang pilot episode ng kauna-unahang sports podcast ng GMA Integrated News. Game on! Makakasama bilang host sina NCAA main anchor at 24 Horas game changer host na si Martin Javier, ang sports commentator na si Anton Rojas, at si NCAA analyst Martin Coach Hammer Antonio. Exciting ang bawat episode na tatalakay sa lahat ng bagay na may kinalaman sa sports, kabilang sa mga pag-uusapan ng mga makabuluhang kwento ng inspirasyon ng mga atletang Pinoy at iba pang sports personalities. Mapapakinggan ang Game On sa major streaming platforms gaya po ng Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Mapapanood din ito sa Facebook at YouTube channel ng GMA Integrated News. Paglilinaw po kaugnay ng discount para sa mga PWD, tax-deductible po yan. Ayon sa implementing rules and regulations ng Republic Act 10754, maaaring i-claim ang nabawas sa kita dahil sa discount bilang tax deduction. Pero kailangan mailista sa record of sales ng establisimento ang pangalan at PWD ID number ng binigyan ng diskwento. Hindi na lang sa kalusugan at hanap buhay nakakaapekto ang matinding init dulot ng nararanasan nating El Nino. Ang posibleng epekto pati sa ekonomiya ng bansa. Alamin sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Init na ba ang lahat? Dahil kaliwat kanan ang epekto niyan sa kalusugan, sa Lipa, Batangas, hindi na muna gigitna sa kalsada ang mga traffic enforcer mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, alinsunod sa utos ng City Hall. Apektado rin ng init ang maraming pananim, tulad ng mga papaya sa Dipakula, Aurora, na hindi na mapapakinabangan. Mula dating 700 papaya, pahirapan na makakuha ng 50 peraso sa tanimang ito. Bagsak presyo na rin ang benta dahil sa mababang kalidad ng mga ani. Nangangamba na rin ang ilang magsasaka sa San Nicolas, Ilocos dahil sa bumababang level ng imbaka ng tubig. Kung abutin pa ng Mayo yan, sigurado baka kukulangin na talaga. Supply ng tubig din ang problema sa Bacolod City, kaya ang nagrarasyon muna ng tubig ang City Hall gamit ang 7 water tanker. To beat the heat this tag-init, may paandar naman ang jeepney ito sa Naga City. Mga nakasabit na pamaypay na magagamit ng mga pasahero. Tabang lang sa sa mga pasahero, sobrang init po. Naog mo din po ako kasi at least na-appreciate nila. So tabang ko sa effort ko na maibsan tong init. Ang nararanasan nating El Nino at ang patuloy na lumalalang epekto ng climate change ay posible rin makaapekto sa ating ekonomiya ayon sa pag-aaral ng Asian Development Bank. The weather-related aspects are also key. We are in the midst of a heat wave now. Looking at El Nino risk but also La Nina further down the year potentially with the rainfall and flooding risks which could, impact the growth projections. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Horas. Para idiin kung gaano kainit sa kanilang lugar, tinangkang magluto ng isang vlogger sa kawaling ibinilad sa sikat ng araw. Meron ding umunoy solar cooker na walang apoy. Ang paliwanag ng eksperto, kung pwede ba yan? Sa pagtutok ni JP Soriano. Ang init!
Sa tindi ng init sa Negros Occidental, nakapagprito umano ang content creator na si Miss Popcorn sa kawaling ibinilad niya sa sikat ng araw. Umuusok na talaga siya, guys. So, syempre, kuha tayo ng hotdog. Wala. Wala, guys, so... Oh my God, naprito talaga. Napiprito talaga siya. Ang videong kuha nito lang Marso, abot 13 million views na nang isulat ko ang report na ito. Naramdaman talaga yung init. Pumasok ko sa bahay pa cool down, ganun, kasi init nga talaga. Mainit talaga sa ilang bahagi ng bansa, pero mahirap daw magpainit ng sapat para makapagprito sa paraang napanood sa video ayon sa climatologist. Iinit po siya ng mainit talaga, pero hindi po yan magiging enough para halimbawa doon sa video maluto yung hotdog. Hindi po. At isda. At isda. Sinubukan din ito ng isa pa naming team, pero bigo silang makapagluto, bagamat syempre iba ang lugar at temperatura sa hiwalay na experiment. Sabi ni Miss Popcorn, katuwa ang experiment lang naman ito. Hindi ko po sinabi, magluto kayo talaga sa labas. Okay, tumikim lang naman ako doon. Bakit lahat naman kayang tikman na, kaya nag-experiment tayo, di ba? Ipinakita din namin sa climatologist ang isang tila solar cooker. Walang apoy, pero may reflector para araw ang pampainit. Hindi naman po ganun ka tindi yung araw eh. So halimbawa, umaraw mamaya, ilagay natin dyan, hindi naman po yan ma-reach eh. Pero nakatulong to? Yes, nakakatulong. Posible po siyang makatulong. So posible yung makaprito nga siya? Depende po. Kung talagang efficient yung structure ng ganyang material, talagang na-corner niya yung heat para makaluto, pwede po. Ganito ang mga panukat ng init sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. Pero ang init kanina, malayo pa sa all-time high na 42.2 degrees Celsius noong taong 1912 at 1969 sa Tuguegarao. Pero kahit daw yon, hindi sapat para makapagpakulo ng tubig na dapat umabot sa 100 degrees Celsius. Lalong mahirap kapag prito sa kawali. Ang pinakamahirap po dyan, painitin mo yung mantika to the point na kaya niyang kumulo. Sobrang hirap pong ma-attain yun. E kung siya bakal o hood ng pinaandar na sasakyan kaya? So kasama yung ating tagapag-asa na expert, titingnan natin kung kaya natin makapagluto na itlog sa isang mainit na surface gaya ng hood ng aming sasakyan. So tingnan natin, ha? Makalipas ang may 3 minuto. So ngayon, parang wala tayong nakikita na konti. O meron ba? Yung konti? Very thin layer po sana ito. Yung dinaanan lang niya. Ayan. Oo nga. Ano? Pero hindi na nga kailangan ng ganito mga eksperimento para malamang ang init ngayon ay delikado at maaari ngang maka-heatstroke ayon sa DOST Pag-asa. Sa mga susunod na araw at linggo, posibleng titindi pa ang init at pagsapit ng Mayo, inaasahang aabot pa sa extreme danger ang temperatura. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ngayong napakainit ng panahon, mas malaki ang tsansa ng stroke. Ayon po yan sa Department of Health. At kahit matatanda ang karaniwang nakakaranas nito, pwede pa rin daw ma-stroke ang mga bata. Ang karanasan ng isang edad 8 lang sa pagtutok ni Oscar Oida. November 2023, nang magising na lang umanong iyak ng iyak ang 8 taong gulang na si Fifth Crian. Naglalaway din, masakit ang ulo at di na umano makapagsalita. Nang patignan sa ospital, normal naman daw ang naging resulta ng kanyang test, bagamat pinayuhan itong agad na magpatingin sa isang neurologist. Pag-uwi sa kanilang bahay, hindi na raw magalaw ni Crian ang kalahati ng kanyang katawan. Kaya dinala siya sa isang ospital sa Pasig. Nagawan po siya doon ng mga test, CT scan, angiogram, tapos yung catheter na kinukunik sa brain para makita. Yun na nga po, may pumutok po na ugat sa brain niya. Kaya naging sanin ng pagkaka-stroke niya. Yung diagnosis po is
stroke in the young versus intracranial mass. Na-shock po talaga ako sa nangyari sa kanya kasi ang bata pa niya para may stroke. Ayon sa DOH, bagamat karaniwang nangyayari sa mga nakatatanda, posible rin ma-stroke ang mga bata. Ang stroke kasi is a general term for things that affect the vasculature of the brain. So either minagbara sa matanda o hindi, it's a ischemic stroke. So yung nagbara yung ugat dahil may cholesterol, atherosclerosis or tumigas ng ugat. Sa bata, the most common is a congenital aneurysm. Nag-bleed, pumutok yung aneurysm, may congenital anomaly, may AV malformation or congenital anomaly na pumutok. At ngayon nakakaranas tayo ng matinding init ng panahon. Mas pinalalaki raw nito ang posibilidad ng stroke, lalo na sa mga dati nang may iniindang karamdaman. Kasi pagka mainit ang panahon, nagdadilate yung blood vessels natin. Nagdadilate, lumuluwang. So kung may congenital aneurysm siya, congenital aneurysm or mga AV mal, pwedeng magdilate at pumutok. Yun yung childhood stroke. Sa ngayon, nakakapagsalita ng muli si Krian, bagamat hirap pa rin maigalaw ang kaliwang parte ng katawan. Ganito po yung kamay niya, hindi po normal na hindi siya nakakaganon, tapos naninigas dito. Stroke po talaga yung yung half sa right. May mga nagpaabot na ng tulong kay Krian, kabilang ang munisipyo ng Angono. Yun nga lang, kailangan pang sumailalim si Krian sa magnetic resonance imaging o MRI para malaman ang kanyang estado sa kasalukuyan. Sana po may aking na ako sa madaling panahon para po makita na po kung uuperan ba ako o hindi para makapasok na ako sa school. Para sa GM Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Inaprobahan ng NFA Council ang pagtaas sa buying price ng palay sa mga magsasaka para raw makasabay sa mga trader. May epekto kaya yan sa presyo sa merkado? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ilang linggo bago matapos ang anihan ng bigas, nagdesisyon ng NFA Council na itaas ang buying price ng palay. Mula sa dating 16 hanggang 19 pesos kada kilo, gagawin ng 17 hanggang 23 pesos sa fresh palay at 23 hanggang 30 pesos sa clean and dry. Ayon sa Department of Agriculture, makatutulong ito sa NFA na nahihirapan daw bumili ng palay para sa buffer stock dahil sa mataas na bili ng mga traders mula sa mga magsasaka. The national average is 26.9. So kung ang buying price ni NFA is 23, talagang wala siyang mabibili or very minimal. So tinaasan yung konti para makahabol ang NFA doon sa presyo na ino-offer ng traders sa ngayon. Mainam rin ito para sa mga magsasaka ayon naman sa Federation of Free Farmers Cooperative, pero limitado lang ang mabibili ng NFA. Mukhang the NFA is really trying to make sure that it will be able to buy enough for its buffer stocks by buying at 33 pesos more than the prevailing. Paliwanag ng NFA, hindi naman nangangahulugan na sa pinakamataas na presyo nila bibilhin ang palay. Hindi ibig sabihin yung highest range agad yung ating buying price, no? Imo-monitor natin lahat ng buying price nationwide. There is no uniform price nationwide na kamukha nung dati. It's on a per province basis. Alam naman natin, iba-iba ang presyo ng palay sa iba't ibang lugar. So, yun yung isang bago ngayon, no? We will issue a price bulletin for each province. Ngayong itataas na ang buying price ng NFA, kumpiyansa ang Department of Agriculture na makatutulong ito para mas maraming palay ang mabili ng NFA mula sa mga probinsya at maitaas ang buffer stock ng bansa. Wala naman daw nakikita ang epekto sa retail price ang pagtaas ng NFA sa buying price ng palay dahil buffer stocking lang ang mandato nito at hindi para ibenta sa retail. May mga ginagawa rin daw hakbang ang DA para manatiling competitive ang presyo ng local rice. Sa katunayan, malaki na raw ang binaba ng presyo ng bigas mula nang pumasok ang harvest season. I don't think it will be a significant effect kasi ang pera ng NFA sa kabuuan, no, will buy only less than 2% of total harvest. Kasi hindi naman nila kalaban ng NFA sa market, eh, dahil nga yung NFA pang
calamity lang siya. Kami umaasa na patuloy na bababa pa kung meron pang kayang ibaba yung presyo ng bigas sa ating merkado. Pero malaki na rin yung binaba kasi for the past 2 months, nasa 50 to 52 pesos yung prevailing natin. Ngayon nakakakita na tayo ng 46, 47. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Tuloy po ang pasasalamat ng 24 Oras sa 20 taon ninyo pong pagbibigay ng pagkakataon sa amin para magsilbing pangunahing source ng inyong balita. Pero bukod dyan, katuwang namin kayo para magsilbing gabay sa panahon ng pagsubok at maging tulay para makatulong sa kapwa. Balikan natin ang ilang halimbawa sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa isang barangay sa Sampaloc, Maynila, pwede na muling daanan ang iisa ang maririnig sa maraming bahay pagkagat ng alas 6:30 ng gabi. Dito sa amin sa barangay 540, pag malapit na ang 24 oras, nakatune in at tagaabang na sila. Sa umpukan sa tindahan, balita ang nasasagap. Dito namin nalalaman yung bawat nangyayari sa buong Pilipinas. At binabalita ko rin kung ano yung nakikita ko na balita sa TV sa 24 oras. Ang pagtutok na yan na bumago sa viewing habits ng mga Pilipino nagsimula 20 taon na nakararaan. Ang unang pag-ere ng 24 oras noong March 15, 2004, talagang inabangan daw ng video archivist na si Dan Garcia. Historical event siya na bibihira mo lang ma-experience in a lifetime na, magkakaroon na ng major shift sa GMA. Kailangan ma-record ko to. Mula noon, ang 24 oras naging tapat na tagatala ng kasaysayan at naging gabay ng marami, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Maganda manood yan kasi nalalaman mo yung about the kung ano nangyayari. Ang pinakamaganda pa yan sa lahat, yung about sa kung may bagyo para alam mo kung ano dapat mong dalhin, ganun. Tulad noong Super Typhoon Yolanda, dahil bagsak ang kuryente at mga linya ng komunikasyon. Halos lahat ng bahay, warak din. 24 oras ang isa sa naging unang tulay ng ating mga kababayan para maiparating ang kanilang kalagayan sa mga mahal nila sa buhay. Kuya, buli kami. Tay. Panawagan ko lang po sa anak ko. Buhay kami pero wala kaming kapagkain, wala lahat, walang tubig, walang pagkain, pero lahat kami buhay. Okay lang kami dito. Ang problema lang po kasi walang relief na dumarating, wala kaming pagkain. Si nanay, patay na, hindi niya nakayanan yung bahay niyo net, wala na. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. At nang mistulang tumigil ang mundo noong panahon ng pandemya, pinatunayan ng 24 oras na talagang hindi natutulog ang balita. Nagdeklara na ng state of calamity sa buong bansa si Pangulong Duterte. Sa panahong lahat ng antas ng buhay, sinubok ng dagok ng pandemya, ang 24 oras binigyang halaga rin ang mga kwento ng pagbangon. Tulad ng estudyanteng nagtatrabaho para may pang wifi sa online class. At isa pang nag-aarkila naman ng cellphone. Talagang ang bigat, alam mo yun, yung sinusulat mo, tapos ang bigat sa dibdib mo, pagka-ere ng storya. Ang dami ng message sa akin. Alam mo yung storya ko, umere lang yun sa isang araw, pero ang daming natulungan. Kung ganun ang impact ng isang araw na storya, isipin mo yung impact ng 20 years. Naambunan po kami ng mga tulong, donasyon. Tapos nagkaroon po ng pagkakataon na matapos po yung senior high school ko. Malaki yung naging epekto nung istorya ng maraming tumulong. So mas nagkaroon sila ng pag-asa na ipagpatuloy yung kanilang pangarap, no, lalo na yung kanilang pag-aaral. Sa paglipas ng mga taon, ang 24 oras hindi na lang sa telebisyon napapanood, kundi maging online. Sumabay rin tayo sa mga pagbabago ng panahon gamit ang mga pinakabagong teknolohiya sa pagbabalita. Bagay pansin ng mga masugid nating manunood. Mas effective yung visuals nga. Yung graphics na makikita mo si Mel Chango biglang binabaha. Yung pala kasi kinikwento niya kung
gano'ng kalala yung baha sa Metro Manila. 24 oras! Dahil sa walang sawa ninyong pagtangkilik, ang 24 oras ngayon ang nangungunang newscast sa bansa. At sa aming pagharap sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, umasa kayong patuloy naming tututukan ang kwento ng mga Pilipino, saan man dako ng mundo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nagtutok, 24 oras. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si P.R. Arcangel. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.